So kanina nga lang nagharap ang Los Angeles Lakers at Los Angeles Clippers. Matapos nga ito ng panalo ng Lakers, ang malaki nilang panalo against sa Denver Nuggets na pinangunahan nga ng kanilang superstar na si Anthony Davis. At ngayon nga sa laban nga ng Los Angeles Clippers, ito si Anthony Davis ay hindi sinasadyang natamaan niya ang scorer's table ng Clippers at nag-cause nga yun ng pag-tweak ng kanyang ankle at pagtama nga ng kanyang likod sa scorer's table. Matapos nga na itong pagbagsak ni Anthony Davis ay hawak-hawak niya ang kanyang ankle na parang nagsisignal nga na meron yung nangyari sa kanyang ankle na hindi maganda, para bang na-injury siya. Pero after ilang seconds nga ay sinikipan niya lang naman ang kanyang sapatos at bumalik nga siya sa locker room. Siguro para na rin i-check kung malalaba yung nakuwang injury nga sa ankle nito ni Anthony Davis. At after nga siguro na ma-evaluate nga siya sa locker room, ay hindi na nga siya bumalik sa laban at nireport nga ng Lakers na itong si Anthony Davis daw ay meron nga daw back spasms or pananakit ng likod. Akala nga ng mga announcer kanina na si Anthony Davis ay may ankle injury. Pero nga kanina sa post-game interview nga ni Anthony Davis, nilinaw niya na ang kanyang ankle ay fine nga daw, okay lang daw, back spasms lang talaga ang humad lang nga sa kanya para makabalik nga siya sa court para sa Lakers. Ito, panoorin nyo ang interview nga ni Anthony Davis matapos ang laban nila against sa Los Angeles Clippers. Looks like an ankle tweak early in the game and then you stayed in for another 5 minutes, so we got the diagnosis as back spasms. Just wondered if you could take us through what happened and how you feel now. The ankle was fine. Pretty good, but it wasn't bothering me. The back locked up pretty bad, so that's it. Feel a little better now. See how it is tomorrow. AD, considering you just called tomorrow's game the biggest game, will that factor into your decision making as you evaluate the back tomorrow, even if it doesn't maybe feel 100%? Would you feel compelled because of the circumstances of the game to give it a go? Yeah, I mean, we do have a day off the next day. So I'm still not still able to get work done there, but that's for sure, I think. Add a little juice to a plan tomorrow. So sa interview nga na yan, sinabi ni Anthony Davis na ang kanyang ankle daw ay fine. Wala naman daw malala na nangyari sa kanyang ankle at ready to go nga siya. Sabi niya nga ay ang plano nga daw niya ay maglaro nga siya bukas against sa Portland Trail Blazers. Na very important game nga para sa Los Angeles Lakers dahil parehas na nga sila ng record ngayon ng Blazers at number 6 nga ang Lakers ngayon, 7 naman ang Blazers. Kapag natalo nga sila bukas, sila ay mapupunta nga sa number 7 seed. Ibig sabihin, maglalaro nga sila sa play-in tournament against sa Golden State Warriors. So kailangan talagang mapanalo ng Lakers para nga hindi na nila kailangan maglaro sa play-in tournament at makapasok na nga sila sa playoffs. Pero may natitira pa namang laban ng Los Angeles Lakers matapos itong Portland Trail Blazers. So lahat naman ngayon ay importante pa rin kasi baka mamaya manalo nga sila pero matalo naman sila doon sa mga susunod nilang laban eh baka bumaba rin sila. So mga susunod na laban ng Lakers, importante nga na makip nila ang 6th seed or mas mataas pa nga para hindi na nga sila maglaro sa play-in tournament. So yun nga yung update natin about dito sa injury ni Anthony Davis. Sabi niya, fine daw ang kanyang ankle. Yung likod niya lang daw talaga ang problema at balak niya nga maglaro bukas against sa Blazers. So yun lamang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you not subscribe, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!